Kamusta? Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Ginoong Daryl P. Omeres, guro sa ikalawang baitang sa paaralan ng malinta. Handa na ba kayo sa isang kapanapanabik na aralin muli sa matematika? Tara na at samahan ninyo ako. Ngayong araw na ito ay isang aralin sa matematika. Ikatlong linggo ang ating pag-aaralan ngayon at ito ay tungkol sa inverse operation in division and multiplication. Ang layunin natin sa araw na ito ay illustrates that multiplication and division are inverse operations. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, tayo munang magbalik-aral. Sagutin ang mga sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. Una, 10 divided by 5 is equals to 2. Number 2, 20 divided by 10 is equals to 2. Magaling. Number 3, 12 divided by 2 is equals to 6. And number 4, 35 divided by 7 is equals to 5. At ang panghuling number, 9 divided by 3 is equals to 3. Mahusay mga bata! Nasagutan nyo ng wasto ang iba't ibang division equation. Nais nyo pa ba ang isa pang gawain? Tara at ating sagutan muli ang iba pang division equation na aking inihanda sa inyo. Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin. 10 divided by 2 is equals to 5. Kasunod, 9 divided by 9 is equals to 1. 14 divided by 2 is equals to 7. 4 divided by 2 is equals to 2. And 12 divided by 3 is equals to 4. Napakahusay mga bata! Nasagutan nyo ng tama ang mga division equation. Ngayon naman ay meron akong math tanong sa inyo. Sa paanong paraan nyo ipinapakita ang inyong pagmamahal sa inyong ina? Mahusay! Maari nating ipakita ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila, paggalang, hindi pagdadabog, at higit sa lahat ay ipakita natin kung gaano natin sila kamahal. Ngayon, ay tunghayan natin ang kwento ng magkakaibigan at kung paano ba nila ipinakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga ina. Handa na ba kayong makinig sa ating munting kwento? Pero bago tayo dumako sa ating kwento, ay narito muna ang ilang alituntunin sa pakikinig ng isang kwento. Una, makinig na mabuti sa nagkukwento. Ikalawa, isulat ang mahalagang detalye na inyong napakinggan sa kwento. At ang pangatlo, unawaing mabuti ang kwento. Dahil alam nyo na ang ating mga alituntunin, ay tayo nang makinig sa kwentong pinamagatang Ang Munting Sorpresa, akda ni Ginoong Daryl P. Omeres. Isang masayang umaga ng unang linggo ng Mayo ay maagang nagising ang magkakaibigang sina Mia, Lolita, at Alice. Napag-usapan nilang pupunta sila ngayon sa Polo, isang lugar sa Valenzuela na kung saan ay nagtitinda ng matatamis at masasarap na puto na paborito ng kanilang mga ina at tinatangkilik ng mga tao. Naisipan nilang bumili ng isang bilao na makukulay na puto na may 30 piraso. Bumili din sila ng 3 kahon ng puto upang maayos na mahati ang binili nila. Nang mailagay na nila sa kanya-kanyang kahon ang mga puto, ay sabik na silang umuwi upang ibigay ito sa kanilang mga ina. Nais silang sorpresahin sila sa kanilang pinakamalagang araw ngayong araw na ito. Pagka-uwi nila ay agad silang tumalima
sa kanilang mga ina at hinagkan ang mga ito ng mahigpit at inabot ang kanilang mga pasulubong na siya namang ikinatuwa nila at masaya nilang idinaos ang espesyal na araw ng kanilang mga ina. Wakas. Nasiyang ba kayong makinig sa ating munting kwento? Atin ngang subukin ang inyong galing kung naunawaan nyo nga ba ng mabuti ang ating kwento? Halina at tayo ng matuto. Mga tanong. Una, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa ating kwento? Mahusay! Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Mia, Lolita at Alice. Ikalawang tanong, bakit sila pumunta sa pulo? Anong produkto ang pinakasikat dito? Magaling! Pumunta sila sa pulo upang bumili ng paboritong pagkain ng kanilang mga ina na puto na pinakasikat na pagkain doon. Ikatlong tanong, anong espesyal na araw ang tinutukoy sa kwento? Mahusay! Ang espesyal na araw na tinutukoy sa kwento ay araw ng mga ina o Mother's Day. Ikaapat, ayon sa kwento, anong buwan ipinagdiriwang ang araw ng mga ina? Mahusay! Ipinagdiriwang ang araw ng mga ina tuwing buwan ng Mayo. Ikalimang tanong, mahalaga bang ipagdiwa ang araw ng mga ina o Mother's Day? Bakit? Magaling! Oo, dahil dito natin ipinapakita ang pagmamahal natin sa ating mga nanay. Pang-anim na tanong, ilang puto ang binili nila para sa kanilang mga ina? Tama! Ang puto na binili nila ay isang bilao na may lamang 30 piraso. Ikapitong tanong, ilang puto sa loob ng kahon ang ibinigay nila sa bawat ina nila? Upang makuha natin ang tamang kasagutan, ay gagawa tayo ng isang division equation. Narito ang isang halimbawa ayon sa ating kwento. Ilan muli ang bilang ng puto? Mahusay, ito ay 30 o 30. Ilan ang bilang ng kahon? Magaling, ito ay 3. Kung ang 30 ay hatiin natin sa 3, ilan ang bilang na matatanggap na puto ng kanilang mga nanay? Magaling, ang matatanggap na puto ng kanilang mga nanay ay 10. Upang malaman natin kung tama ang ating kasagutan, ay kailangan nating gamitin ang inverse operation. Ang inverse operation ay ginagamit upang malaman natin kung tama ba ang ating kasagutan sa division o multiplication equation, na kung saan ang division ay gagawin nating multiplication at ang multiplication naman ay gagawin nating division. Halimbawa, ang division equation na ito sa ating kwento. Ang 30 ay ang dividend, ang 3 ay ang divisor, at ang 10 ay ang quotient. Para malaman natin kung tama ba ang ating quotient o ang sagot, ay gagawin natin siyang multiplication na kung saan ay mayroong multiplicand, multiplier, o tinatawag din natin siyang factors. At ang sagot sa multiplication na product. Sa tingin nyo, sa ating division equation na number, alin sa mga ito ang dapat ilagay sa multiplicand? Mahusay! Ang ilalagay nating numero sa multiplicand ay ang 10. Ano naman ang ilalagay natin sa multiplier? Tama, ito ay ang 3. At ang product naman ay ang dividend. Parehas ba ang naging resulta? Kung parehas ang resulta, ibig sabihin ay tama ang ating kasagutan sa division equation. Narito ang isa pang halimbawa ng division equation.
20 divided by 5 is equals to? Ano kaya ang tamang kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay 4. Alamin nga natin kung tamang ating kasagutan sa pamamagitan ng inverse operation. Anong numero ang ilalagay natin sa unang bilang? Tama! Ang ilalagay natin ay ang 4. At ang kasunod na bilang naman ay anong ilalagay natin? Tama! Ito ay ang 5. At ang product ay ang 20. Parehas ba sila ng kasagutan? Kung parehas sila, ay ibig sabihin ay tama ang ating sagot sa division equation. Paano naman kung ito ay isang multiplication equation? 4 times 7 is equals to? Ano ang ating tamang sagot? Tama, ang ating sagot ay 28. Dahil isa siyang multiplication equation, ay gagawin natin siyang division equation. Anong bilang ilalagay natin sa unang patlang? Mahusay, ito ay ang 28. Para sa ikalawang patlang, tama, ito ay ang 7. At ang ikatlong patlang o tinatawag nating quotient, ito ay ang 4. Mahusay. Naintindihan nyo na ba kung paano natin isinasagawa ang inverse operation? Atin nga subukan ang inyong galing sa pagsasanay na ito. Isulat ang inverse operation ng mga sumusunod na division at multiplication equation. Halimbawa, 35 divided by 7 is equals to 5. Kaya ang kanyang inverse operation ay 5 times 7 is equals to 35. Bibigyan ko kayo na isang minuto upang sagutan ang pagsasanay na ito. Handa na ba kayo? Hiyandan na inyong lapis at notebook sa mat at simulan ng sagutan ito. Tapos na ba kayong sumagot? Nasagutan nyo bang lahat ang division at multiplication equation sa ating pagsasanay? Atin ngang iwasto ang inyong mga kasagutan. Narito ang susi sa pagwawasto. Maaari nyong ipacheck sa inyong mga magulang ang inyong mga kasagutan. Narito ang tamang sagot sa unang equation. Sa ikalawang equation, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Tama ba ang inyong mga kasagutan sa ating pagsasanay? Kung ganon, ay mahusay mga bata, binabati ko kayo. Pero, kung kayo naman ay may ilang pagkakamali o nalilito pa kung paano isagawa ang inverse operation, ay maaari nyong ulitin ang panonood ng video lesson na ito, ngunit huwag mawala ng pag-asa dahil alam kong makakaya nyo ito. Lagi lamang nating tatandaan, ang multiplication at division ay inverse operation. Ang dividend sa division ay katumbas ng product sa multiplication. Ang divisor at quotient ng division ay katumbas ng factors sa multiplication. Para sa inyong pagsasanay sa module,
Sagutan ang tayahin sa inyong mathematics module sa pahina 12. Pagkatapos sagutan, ay isend ito sa inyong guro sa mathematics sa pamamagitan ng FB Messenger upang kanyang maiwasto ang inyong gawa. Para sa inyong takdang aralin, ito ay makikita muli sa inyong mathematics module. Sagutan ng isagawa sa inyong mathematics module sa pahina 12. Naway marami kayong napulot na aral sa aralin nating ito. Hanggang sa muli, paalam!